Hello po, shout out po sa mga YouTuber. Sa lahat po ng mga viewers. Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po kami ni Mike Libira. Nag-ayos kami ng sasakyan ni Boss. Actually guys, hindi kami mekaniko, hindi kami marunong, pero dahil sa meron tayong mga may mga experience tayo, kaya nagagawa natin ang paraan para ayusin yung sasakyan. Actually, ang ginagawa namin ngayon guys ay share ko lang sa inyo. Nagbalik kami ng pinion na tinanggal namin nakaraan, kasi nagkaroon ng leak yung kanyang oil cell. So papakita ko po sa inyo. Ayan yung kanyang pinion. Ayan, hindi ko na makita guys kasi medyo madilim. Dito tayo sa kabila. Yung pinion guys, ayan, kita ba? Parang hindi yata makita, madilim. Yung kanyang pinion guys, o yung power steering, ay nag-leak yung kanyang nag-leak po yung kanyang oil cell, kaya medyo nahirapan kaming hanapan siya ng original, kasi yung mga local, sabi kasi ng ilang mga mekaniko, hindi siya magtatagal. Buti lang siya ng mga 5 months pwede na siyang masira. So ang ginawa namin ay nag-order kami sa Maynila. Medyo matagal nga lang dumating, halos umabot ng higit mga isang buwan bago namin naayos. Yung ginagawa namin ngayon guys ay ayan, kung meron kayo nakikita yan, po lubid o yung PC, no? Ayan, may lubid kami dito na nilagay, kasi ang ginawa namin dyan guys ay inaalay namin yung gulong para hindi tabingi. So doon sa mga nag-aalay ng mga sasakyan, nag-aalay na medyo ganong wala ganong experience o hindi ganong alam, sa mga simpleng pamamaraan lang po na pag-aalayin po ng sasakyan ay maglagay lang po tayo ng dalawang lubid kapilaan. Ang gagawin lang guys, kasi wala kami panukat, kaya yung ginamit namin na panukat ay ito na lang, welding rod. Ang gagawin guys, dito kayo magsisimula magsukat sa likod. Ayan, sukatin muna dito yung likuran. Ayan yung label niya. Tapos punta rin sa kabila. Ayan, nagalaw na ata yung anatin guys, yung PC. Nagalaw na yung PC. Malayo na siya. Ayan, pagkatapos pag ito guys ay na-straight na siya, pares na yung label niya, punta kayo dito sa harap. Ayan, dito niya po yan susukatin uli, ganyan. Ayan guys, nagalaw na yung anatin, nagalaw yung lubid. Dito lang tayo mag-adjust guys, pag halimbawa malayo. Ayan, adjust natin dito, urong natin dito pag ganun. Tapos sukatin natin uli. Ayan, sukatin natin. Ayan guys, ayan, sukatin natin ganyan. Ayan, medyo nasubrahan. So adjust natin uli ganun, balik ng kaunti. Pagkatapos sukat natin uli. Kailangan gayon hindi gumagalaw yung lubid. Ayan, tap sa kabila. Ayan, kaunti pa. Mike, nagalaw ba yan dyan? Mike, nagalaw yung gulong. Nagalaw pala yung gulong guys, kaya kasi ginagawa pa sa kabila. So ganyan lang gagawin nyo guys, sukatin nyo dito. Doon sa mga gustong mag-align ng sarili mga sasakyan na hindi na kailangan dalhin sa mga alignment na siyap, yan. Sukatin nyo lang dito guys, ganyan, pagkatapos sa kabila. Ayan, para sila guys, parehas ang sukat. Saka po tayo pupunta sa harap para sukatin yung harap. So pag nasukat po natin yung harap, na magpares-pares na po yung label, yun na po yung pinaka
sakto na is napag-aalign po ng sasakyan para hindi po magwagil habang tayo po ay nagpapatakbo. So, paano guys? Yan lang yung maisisir ko sa inyo, yung aming experience ngayon dito ni Mike, na kung saan ay nag-aalign kami ng sasakyan, yung kanyang gulong, no, para hindi po gumanon sa pagtatakbo. Ayan. So guys, maraming salamat po sa inyo pong panonood. At kung hindi po nagustuhan, maraming po konti i-share sa inyo na kaalaman tungkol sa pag-aalay. Ayan. Magdagalan po tayo ng PC, nylon. Ayan. Tapos dito. Ayan guys. Ayan. Ipin na po natin gawin sa ating po mga sarili mga sakyan kapag may wagil po, no? Ang gagawin lang po guys ay mag-adjust lang po kayo sa kanyang ang tawag dito, sa kanyang rad. Dito lang po kayo mag-adjust guys. Pag halimbawa ko sakaling medyo malayo, no? Medyo hindi ano, hindi pantay yung gulong, dito lang po kayo mag-adjust. May adjust lang po dito. No, may adjust lang po diyan. So, 'yan guys. Ayan, yan guys yung isang napakagandang sasakyan ni Boss. So guys, maraming salamat po sa inyo. At salamat po sa inyo pong panonood. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, guys, subscribe po kayo. At pindutin niyo rin po yung bell button para po kayo ay maging updated po kayo sa aking po mga videos.